Ay, gagawin tayo itong Samsung 32 inches. Ang problema niyan ay may backlight naman ito. Yan o. May backlight siya pero wala ang display. Bubunutin ko ah. Yon, 'di ba? Dumilim siya. So, nag-iilaw siya, gumagana, nagpa-power on kaya lang walang display. 32 inches, buksan natin. Ito yung model niya. Yan, Samsung model. Okay. Okay, so ito na, nabuksan na natin yung unit. Ganito yung kanyang mainboard. Tapos, power supply niya. At yung gamit na top board ganito. So, medyo nakatago pa siya. No? Kailangan mo pang buksan yung pinaka-frame niya para makuha mo yung top board nito. Okay, so sinaksak natin, check natin kung meron tayong makuhang supply dito. Okay, so meron siyang 3.3. Okay, meron din. So may 3.3 saka 1.8 siya. Hindi lang natin makuha yung pinaka 12 volts natin kasi nakatago. Okay. Papaklasin muna natin yung frame nito. So ang issue kasi nito ay display. So dito tayo sa top board gagalaw. Linisin muna natin. Okay, ito na. Nabuksan na natin yung pinaka panel nito. Pinaka LCD niya. Tanggal na yung frame. So mayroon tayong dalawang side top. Yan o, dalawang side top. So kabila nito ay wala. So ito yung ating top board. Yan. Dito, okay naman yung ating source cock na. Walang tama yung source cock natin dito. So yung pangalawa, okay naman. Malinis naman. Yung pangatlo, okay. Yung pang-apat natin, yon. So parang may napansin tayo dito. Okay, so yan yung kanyang circuit. Yan yung may tama na circuit niya. Yan. So short na short, no? Pero hindi siya umabot doon sa pinakasalamin natin. Okay, so ginawa natin dito ay tinesting na natin yung panel natin. So, napansin nyo medyo dark siya. Dark blue. Tapos, gumamit muna tayo ng ibang board. Kasi nga, yung board ng Samsung natin doon sa likod. So, medyo maiksig yung LVDS niya. So, gumamit tayo ng ibang board. Tapos, yung LVDS natin ay pang Samsung, pang Sony. Tapos, yung side cop nito... Silaw. Okay. Yan yung number ng side cop natin. Okay. Tapos ito yung kanyang data. So napakita ko na yung number ng ating side cop. Tapos yung data niya napakita ko na rin. Hindi ko lang na-pull kasi nabubullseye tayo doon pag na-pull natin yung data doon sa Google. So, kinuha lang natin yung data doon. So, nakita natin yung ating side cop. At yung data niya ay positive doon sa Google. Okay, so madali lang siya hanapin sa Google. At yung problema na lang nito ay ito yung kanyang BGH. Nakita natin sa Google kanina, no? Yan. Ito yung kanyang BGH sa pinakadulo. Ito. BGH tapos BGL. Yan. So ngayon mayroon tayong nasusukat dito na negative 8. Pagdating dito, negative 6 ang nasusukat natin.
Nakapitan na natin siya. Okay, so nakapitan na natin siya. Yan, andyan na yung jumper natin, BGH. BGH yung kinabit natin. Sa pin number 1, pag sa data niya. Okay. Tapos nakatap yan dito. Yan, dito naman siya nakatap sa tap board. Okay. So, testing ngayon natin. Titingnan natin kung magkaka-display ito. Ayan, saksak ko lang. Auto on naman yung board natin. Ayun, lumabas yung Hisense, oh. Lumabas na yung Hisense niya. So, ibig sabihin yan, gumana na yung ating DC to DC. Nagkaroon na siya ng display. Ayan, may nakalagay ng no signal. Yan. So, yun lang ang naging problema niya. Nagkaroon ng sunog dito. So, ginawa natin, nilinis natin. Kinat natin yung mga circuit. Tapos, hinanap natin yung kulang na supply doon. So, ang kulang niya ay BGH. So, naglagay lang tayo ng BGH doon, jumper, papunta sa top board. Kasi yun yung circuit na pinutol natin. Okay? So, sisetup lang ulit natin to sa unit niya. Tapos, detesting natin ulit kung normal pa rin siya. Install na natin yung pinaka-panel natin sa mismong unit niya. Try natin. At kung bago lang kayo sa akin channel, huwag kalimutan mag-subscribe. So, lumabas na yung raster natin. Yung meron na siyang display, oh. Okay. So, pasarado lang natin. Tapos, magpa-final test tayo. Okay. So, final test na natin yung ating Samsung. Ayan, nakaset up na siya. Nakakapit na siya sa may unit. Okay, saksak ko lang. Ayan, so normal na. May picture na yung ating screen. Nagkaroon na siya ng display. So, ang ginawa natin dito, dahil ang problema ng unit, walang BGH, walang BGL. Dahil sa nagkaroon ng problema yung kanyang source cup na nakadikit malapit sa salamin. So, itong side na to, ito yung banda nagkaroon ng sunog. So, nang nagkasunog dito, ginawa natin, nilinis natin ito. Yan, nilinis natin yan, tapos kinat natin yung circuit dito. Tapos, pagdating dito sa ating top board, yan. So, kinuha din natin yung BGH dito. Tapos, kinat din natin yan dito, BGH lang. So, hindi na siya papasok dito sa ating source cup. Tapos, pagdating naman dito sa ating side cup, balik kinat din natin dito yung BGH na yan. Tapos, so ibig sabihin yan, pag naglagay tayo ng supply natin dito, papunta rito sa BGH, okay? Yan, bali yan yung ating Pinay Pass. So, wala nang papasok dito na BGH at wala na rin babalik dito na BGH na supply. Kasi kinat din natin. So, ganun lang pag nagkaroon ng problema ito, lilinisin nyo lang. Pag nalinis na, cut nyo na lang yung circuit sa top board para hindi na makapasok doon. Tapos, cut nyo rin yung circuit dito sa side cup para hindi rin bumalik yung BGH natin papunta rito sa source cup natin. Kasi pwedeng, pag bumalik yan dito, pwedeng magkaroon ulit ng leak yan or magkaroon ng shorted na circuit kahit nalinis pa natin yun. Kasi pwedeng magkaroon yan ng umido ulit. Okay. Pero ginawa natin dito ay naglagay tayo ng insulator. Bali, binarnisan na natin yung source cup dito para hindi na magkaroon ng umido pa. Okay? So, nung nagawa natin yung setup na ito, nagkaroon na siya ng display at okay na yung unit natin. Yun, no? So, pag nagka-trouble kayo ng ganito,
walang DC to DC, protect yung DC to DC, pero kompleto yung supply sa input. Gagawin nyo lang una, check nyo yung mga source cup natin. Kadalasan kasi sa mga ganitong tap board, ang problema nito, kaya nagpo-protect yung DC to DC nito, dahil may mga sunog dito, or may shorted dito sa side cup. Pero kadalasan sunog talaga, or leak circuit. So gagawin nyo lang, i-cut nyo lang BGH dito. So sa ating kanina, hindi na tayo nag-cutting. Kasi nga, nung binuksan natin yung panel, nakita kagad natin na may sunog ito. So ginawa natin, nilinis lang. Okay? So hanggang dito na lang yung video natin. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe sa susunod ulit natin na video.